Ilang araw na lang at magsisimula na ang Japan B-League Playoffs at ginulat ni Kai Soto ang Chiba Jets dahil akala ng lahat ay 2 months lang si Kai Soto sa Japan B-League. As what it was reported na 2 buwan lang si Kai Soto. Pero sa tweet ni Josh Bett ay nagsilbi na itong confirmation na maglalaro si Kai Soto hanggang saan aabot ang Hiroshima Dragonflies. At dahil sa presence ni Kai Soto, ay siguradong mahihirapan ang Chiba Jets, ang number one team pagkatapos ng eliminations. Pero ang tanong, gaano nga ba kalaki ang impact ni Kai Soto sa series between Hiroshima Dragonflies and Chiba Jets? Well, unang-una ay napakalaki ng impact ng mere presence ni Kai Soto, mapa-opensa man o depensa. Ang kanyang height ang biggest advantage ni Kai Soto dahil siya ang pinakamatangkad. And in basketball, alam naman natin lahat that height is might. In terms of matchup, ay meron ng advantage ang Hiroshima Dragonflies dahil sa presence ni Kai Soto, na isang Pinoy import who plays like world import. Hindi kasi siya kayang bantayan ng mga Japanese local players, kaya nagiging mismatch ang labanan dahil sa presence ni Kai Soto. And aside from his height, ay napakarami pang maibibigay ni Kai Soto sa sharing ito. He can defend the opposing world import and it gives Coach Cal Milling huge advantage pagdating sa mix and match, sa opensa at sa depensa. Hindi lang kasi sa depensa maaasahan si Kai Soto. Pwede rin siyang magiging top offensive option ni Coach Cal Milling if needed. Kai Soto has proven na kaya niyang magiging offensive option kung bibigyan ng opportunity. And who knows, baka i-unleash na ni Coach Cal Milling si Kai Soto sa playoffs. At siya ang gagawing first option sa opensa. But wait, hindi pwedeng hindi natin banggitin ang birthday ni Kai Soto. And he is now 21 years old. And we wish him all the best para sa kanyang basketball career. At sana ay makapaglaro na siya sa NBA this year. Samantala, panalo na naman ang Gilas Women's Team at nakasungkit na sila ng 2 sunod-sunod na panalo at wala pang talo sa Southeast Asian Games and is in the hunt for gold medal. Pinasigla ng Gilas Pilipinas Women ang init sa second half para talunin ang Singapore 294-63 nung Webes para sa kanilang ikalawang panalo sa 32nd Southeast Asian Games Basketball Tournament na ginanap sa Morodok Keko Elephant Hall 2. Pinangunahan ni Kate Castillo ang Gilas Women na may 14 points matapos silang lumaban. Lamang ng 7 sa kalahati patungo sa 2-0 win-loss record. Samantala, nasungkit ng Gilas Pilipinas ang 79-68 kabiguan ng Webes sa kamay ng Cambodian team na isang medal contender sa 32nd Southeast Asian Games Men's Basketball. Salamat sa isang bundle ng mga naturalized player, sa 6 na matatangkad at athletic na mga players, ang host team ay nagsimula sa isang maalab at nagbukas ng hanggang 19-point lead sa harap ng maingay na home crowd sa Morodok Keko Elephant Hall 2. Ang mga Pinoy ay hindi talaga nakapasok sa anumang anyo o ritmo at hindi pa nakatulong na karamihan sa mga players na pinangunahan ng ating naturalized player na si Justin Brownlee ay hingal na hingal at nakipaglaban sa gitna ng mainit na stadium. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, ang Pilipinas sa ngayon ay nasa 1-1 sa pambungad na tagumpay laban ng Malaysia at inaasahan pa rin na makakuha ng ticket sa crossover semifinals na may tagumpay laban ng Singapore sa Sabado. Samantala, pinigilan ng New York Knicks ang elimination sa pamamagitan ng big home win laban ng Miami Heat.
umiscore si Jalen Brunson ng 38 league points, 9 rebounds, and 7 assists habang nilaro nito ang lahat ng 48 minutes sa isang season extended na performance. At tinalo ng New York Knicks ang Miami Heat sa score ng 112-103 noong Miyerkules ng gabi sa Game 5 ng Eastern Conference Semifinals. Itinanggi ng New York Knicks ang unang pagtatangka ng Miami Heat na maging pangalawang number 8 seed na umabot sa Conference Finals at pinabalik ang serye sa Miami Heat para sa Game 6 on Friday night. Nagdagdag si RJ Barrett ng 26 points at si Julius Randle ay may 24 points para sa 5th seeded na New York Knicks na nananatiling buhay sa pag-asang makapasok sa Conference Finals sa unang pagkakataon mula noong year 2000. They did that by getting by the Miami Heat in 7 games in the second round, a possibility that still exists. Nakagawa ang New York Knicks ng 19-point lead sa third quarter, pagkatapos ay kumapit ng tuluyang nakuha ng Miami Heat ang kanilang three-pointers para magsimulang bumagsak at pinutol ito sa dalawa sa nalalabing 2.5 minutes. Si Jimmy Butler ay may 19 points, 9 assists and 7 rebounds para sa Miami Heat na napigilan ng 25 points sa unang pagkakataon sa postseason na ito. Nagdagdag naman si Bam Adebayo ng 18 points at si Duncan Robinson ay may 17 points. Ang 1999 New York Knicks sa ngayon ay nananatiling nag-iisang number 8 seed na nakapasok sa Conference Finals sa kasalukuyang format ng playoff na nagsimula noong 1984. Nakarating sila hanggang sa NBA Finals matapos naguluhin ang top-seeded na Miami Heat sa unang round. Gumawa ang Miami Heat ng isang pares ng malaking quarter opening run 18-2 para simulan ang second quarter at 23-7 sa third quarter para bumuo ng 73-54 lead sa kalagitnaan ng third quarter. Bumagsak ang Miami Heat sa 103-101 bago si Isaiah Hartenstein dahil sinadyang i-foul ng Miami Heat ang starting center na si Michael Robinson na nag-uwi ng follow dunk para simulan ang finishing kick ng New York Knicks. Si Quentin Grimes ay naglaro ng 48 minutes para sa Knicks at nagtapos siya ng 8 points. Dinumina ng Miami Heat ang Game 3 at nalampasan ang Knicks sa 4th quarter para hawakan at kunin ang Game 4 na pumwesto para tapusin ang isang serye sa 5 laro sa pangalawang pagkakataon sa postseason na ito. Sinimula nila ito sa pamamagitan ng pagpatumba ng Milwaukee Bucks na may pinakamahusay na record sa liga. Ngunit nagminti sila ng 21 sa kanilang unang 25 three-pointers at bumagsak pa rin ng 13 sa may 9.5 minutes bago sina Robinson at Lowry ay gumawa ng isang pares sa isang 12-3 sa pagsabog na tumawid sa 95-91 with more than half the final period remaining. Si Jimmy Butler ay nagkaroon ng isa sa kanyang karaniwang do-everything stretch sa pamamagitan ng basket, isang block shot at isang free throw para putulin ito sa 103-10 ngunit hindi na nakabalik ang Miami Heat tulad ng ginawa nila sa deciding game laban ng Milwaukee Bucks nang bumaba sila ng 16 points. Nanguna sila sa 24-14 pagkatapos ng first quarter ngunit sinimula ni Jimmy Butler ang second quarter sa bench at ang Knicks ay nag-capitalize. Itinulak nila ang bilis upang makakuha ng pambihirang mga easy shots at gumawa si RJ Barrett ng 2 three-pointers sa isang 18-2 spark na nagbigay sa kanila ng 32-26 lead.